Hi guys! Welcome back to Ceres Kitchen! Magsishare pa po ako sa inyo na isang recipe na pwede nyong lutuin this Christmas. Gawin po natin espesyal ang ating kanin. Ito po ang my way of cooking ng Fujian fried rice. Ang mga ingredients natin gagamitin. Ibabad lang po natin yung dried scallop sa hot water ng mga 10 to 20 minutes. Pwede po natin gamitin yung mga leftover rice natin. Yung Chinese kale, yung stem lang po ang gagamitin natin. Huwag nyo itatapon yung leaves kasi pwede pa natin itong gamitin sa ibang recipe. I-whisk po natin yung itlog seasoned with the salt and pepper. Magpainit na po tayo ng pan. Pag mainit na yung pan, ilagay na natin yung mantika. Magpiprito na tayo ng itlog. Habang piniprito natin po yung itlog, continuous lang natin yung pag-whisk dito. Isangag na po natin yung kanin. I-season din po natin ng kaunti lang salt and pepper. Ilagay na po natin yung spring onion. Hanguin na po natin tapos iset aside muna. Magpainit po ulit tayo ng mantika para pag-sautein ng onion at ng garlic. Gagawa po tayo ng pinaka-sauce ng fried rice. I-sautein na din po natin yung chicken. Timplahan muna natin ito ng garlic powder. I-add na natin ng Chinese chorizo. Lutuin lang natin mabuti kasi medyo matigas ito. Isunod na po natin i-add ang carrots at ang kale. Kasi medyo matagal din itong lutuin kasi medyo matigas din ito. Kung walang available na Chinese kale sa palengke, iumit na lang natin to. Pag malambot na, i-add na natin yung shrimp. I-add na din natin yung mushroom. For a few minutes, malambot na tong mushroom. Add na po natin yung scallop, pati yung liquid na pinagbabaran. Pag malambot na po yung scallop, add na natin yung green peas. I-season na po natin. Medyo maalat kasi yung dried scallop, kaya yung oyster sauce, mga 1 teaspoon lang ilagay natin, 2 tablespoons of light soy sauce, 1/2 teaspoon of salt, and mga 1.5 teaspoon of pepper. Mahilig ako sa pepper, so tinagdagan ko na.
Ilagay na po natin ang chicken broth. Kung wala po kayong chicken broth, pwedeng tubig na lang gamitin natin. Mas maganda kung ang gagamitin natin ay tubig na galing sa thermos para mainit na siya. At hayaan lang natin itong kumulo. Pag kumulo na, naglusaw lang ako ng kaunting cornstarch sa water at gradually kong nilagay para mag-thicken yung sauce. Tikman po natin kung tama na yung timpla. Pakuluin pa po natin ng few minutes. Ayan, luto na. Maglagay na po tayo ng sauce sa ibabaw ng fried rice at ready to serve na. Sana po nagustuhan ninyo ang isa pang recipe na i-share ko sa inyo na pwede niyong lutuin this Christmas. Para sa mga complete list na ingredients, makikita niyo po ito sa description box. Halika po kayo, tikman natin. Ang sarap, tamang-tama lang po yung alat. Sana po nagustuhan ninyo ang isinier kong recipe na pwede niyong lutuin this Christmas. Kaya please subscribe, like, and share. Thank you for watching!